Okay, ngayong gabi, magkukwento si Mami. Once upon a time, ito ay tungkol kay Tipaklong at Langgam. Okay. Mataas ng araw ay tulog pa si Tipaklong. Napuyat kasi siya ng nakaraang gabi dahil dumalo sa kaarawan ng isang kaibigan. Napuyat si Grasshopper. Gising na, sabi ng kanyang ina. Sumama ka sa iyong ama. Maghanap siya ng mga butil. Malapit na ang tag-ulan. Antok pa ako, sabi ni Grasshopper. Ang tamad niya. Ang tamad-tamad mo, hindi ka ba nanihiya kay Langgam? Araw-araw ay naghahanap siya ng butil, sabi ng nanay ni Grasshopper and aunt, sabi ni Tipaklong. Inis si Tipaklong kay Langgam. Paano ay lagi siyang ikinukumpara ng ina sa kapitbahay? Ano kaya ang dapat gawin para mawala sa buhay ko si Langgam? Sabi ni Grasshopper. Kasi inis na inis si Tipaklong kay Langgam. Huwag mo na lang pansinin, payo ng mga kaibigan. Pero talagang naiinis si Tipaklong. Kay Langgam, pakiramdam niya ay tinik ito sa lalamunan. Saan yung lalamunan, Hinkwi? Help! Para siyang tinik ng lalamunan. So, ang masipag dyan ay si Langgam. Isang araw ay kinausap ng ama si Tipaklong. May sakit ang lola mo. Hiniling niyang kami ang mag-aalaga sa kanya. Ang sabi ng ama ay matatagalan ito at ang kanyang ina bago bumalik. So ngayon, yung mga magulang ni Tipaklong, pupunta sila dun sa lola ni Tipaklong kasi may sakit. So, si Tipaklong na raw ang bahalang mag-ipon ng mga butil para sa tag-ulan. Hindi, bakit kailang mag-ipon ng butil ng mga Tipaklong? Kasi kung hindi ka nag-ipon ng butil, magugutom ka. Yes, magugutom ka pag hindi ka nag-ipon ng butil. Tuwang-tuwa si Tipaklong sa pag-alis ng mga magulang. Yehe, wala na si Mami at Daddy, sabi ni Tipaklong. Gabi-gabi ay nasa party si Tipaklong. Daddy, pumupunta siya ng party-party. Pumupunta siya ng video. Okay. Madalas ay nasa salubong niya si Langgam. Si Langgam ay laging may hawak na mga butil. Sumama ka na sa amin, sabi ni Grasshopper. May nakita akong maraming butil. Sobrang ganda yun para sa amin. So, niyayayan ni Tipaklong si Langgam. Nasumama ka na sa amin. Halika na, mag-party-party na lang tayo. Huwag ka na mag-ipon ng butil. Ang masipag ay si Ann. So, may pagkain pa kami. Saan ka matutulog pa ako? Sabi ni napapailing na lang si Langgam sa ugali ng kapitbahay. Talagang si Grasshopper ang tamad-tamad, si Tipaklong. Isang gabi ay nakaaway si Tipaklong dahil sa barkada niya. You know what barkada is? Anong barkada? Kagigan. So nakaaway si Tipaklong. Nabali ang isa niyang kamay. Kaya napilitang tumigil sa bahay, hindi na siya makapunta sa party, sa mga kaibigan niya kasi nabali yung isang kamay ni Tipaklong. Bakit? Ayan yung nabali. Bakit nabali? Napaaway nga siya doon sa pinuntahan nilang birthday yan. Bakit napaaway siya? Napaaway siya. Siguro talagang masiga siya. Ganun, hindi siya, di ba daddy, bakit napapaaway daddy? Maangas yung tag-ulan. O, ganon. So, dumating ang tag-ulan. So, rainy season na. Hindi pa rin magaling si Tipaklong. May sakit pa rin yung arm niya. Yes. Dahil walang naipong mga butil, ay mabilis na ubos ang pagkain niya. So, wala na siyang pagkain.
Mm. Oh, look at that. Ayun mo, no more food, no more rice. Ibig maiyak ni Tipaklong. Gusto na niyang mag-cry. Grasshopper cried. This is the grasshopper. He cried. Gutom na ako. Sabi niya, nahihiya naman ako manghingi ng kapitbahay. Kailangan. Sabi niya. Oh no! Oh no! Nagulat si Tipaklong nang puntahan siya ni Langgam. Wow! The aunt gave food. Binigyan niya siya ng pagkain. Naisip kong baka wala kang makain, kaya dinalhan kita. Sabi ni? Sabi ni Langgam, kahit umuulan dahil nabali yung? Hiyang-hiya si Tipaklong. Ang kapitbahay pang kinaiinisan niya ay tumulong sa kanya. Samantalang ni hindi siya dinalaw ng kanyang mga kaibigan. So yung mga friend ni Grasshopper, sila yung mga hindi dumalaw. Yung si Aunt, siya ang pumunta kay Tipaklong para bigyan ng food. So mula noon ay nagbago na si Tipaklong. Nagpakasipag na siya. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang niya sa kanyang pagbabago. So ano yung natutunan mo sa kwento, Hindi? Hindi magtamad-tamad. Kailangan hindi magtamad-tamad. What else? Ano pa, anak ko? Ayan, tama yung sinabi mo. Upang ang gutom ay maiwasan, para hindi tayo magutom, kailangan mag-impok tayo, mag-save tayo ng food para sa future ay kinabukasan. What is future? Future ay kinabukasan. Para sa hindi mo inaasahan na pangyayari sa susunod na bukas, parang si Tipaklong, tag-ulan, tapos ang kinabukasan, nawala na siya ng food. Correct. Ayan. So yun yung lesson natin ngayon, si Tipaklong at si Ants. That is our bedtime story for today. Tomorrow again. Good night! Bye-bye!